Nagtipon-tipon ang ilang mga kilalang kaalyado ng administrasyon para idaos ang isang Thanksgiving party para sa matagumpay na kampanya ng hugpong ng pagbabago sa nagdaang 2019 midterm elections. Pinangunahan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio na siya namang tumayong campaign manager ng grupo. Sa pagdiriwang, pinasalamatan ng alkalde ang lahat ng sumuporta sa kanilang kampanya na nagresulta sa pagkapanalo ng 13 inendorsong kandidato ng partido. Dahil sa matagumpay na kampanya ng partido, usap-usapan na ngayon ang mas lumalakas pang mayorya na sumusuporta sa administrasyon sa parehong sangay ng Kongreso sa Senado at sa House of Representatives. Maaari rin naman itong makatulong kung sakali mang tumuloy sa pagtakbo sa pagkapangulo si Mayor Sara Duterte sa darating na 2022 presidential elections. Kaya naman bukod sa mag-amang Duterte, present din sa ginanap na pagtitipon sina re-elected Senator Cynthia Villar, Sunny Angara, gayon din sina Senator Elect Christopher Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino, Aimee Marcos, Bong Revilla Jr. at Pia Cayetano. Dumalo rin sa pagtitipon ang mga natalong kandidato sa pagkasenador na sina Maguindanao Representative Zajid Dong Magudadatu at dating journalist na si Jiggy Manicad. Naging masaya rin ang pagtitipon ng lahat na mag-alay ng kanta para sa mga bisitang dumalo sina Pangulong Duterte at Mayor Sara. Bukod sa ilang kaalyado ng administrasyon, kabilang rin sa mga dumalo ang tatlong matutunog na pangalan sa pagka-speaker ng Kamara. Ito ay sina Marinduque Representative Lord Alan Velasco, later Representative-elect Martin Romualdez at Tagig Pateros Representative-elect Alan Peter Cayetano. Sa kabila nito, sinabi naman ng palasyo na hanggang ngayon ay wala pa rin pinal na desisyon ng Pangulo sa kung sino ang i-endorso nito. Tayo na lang natin. Let's wait. It's exciting to wait. Nilinaw din ni Panelo na bagamat nakasama ng Pangulo si Cayetano at Velasco sa Thailand, hindi raw ito nangangahulugang may napupusuan na itong i-endorso bilang pambato ng PDP laban. Not necessarily. All of these things are all speculations. Let's just wait for the president if he does really will announce. I was with him in Bangkok and when he arrived there, we went up and we had a huddle about it. And the speakership. Yeah, okay. Ang ano niya, ang sabi niya, parang may the best man win. Bahala sila. Christian Mitra, Newslight.